Sa unang araw ng inyong Sumptions Summer Backpacking Tour sa Korea, lilibutin natin ang aking beloved hometown, ang Koje, na ibinibida kong summer capital ng Korea, pero basag trip to si Google dahil Busan daw yun. Tay ka lang Google, ilalabang ko yan. At syempre, meron tayong mga panauhing walang dangay, pandangal, si Nick at si Ayen. Pakainin na yan! Hindi lang panahon ng mainit, pati yung ulo ng isa nating bisita. Dahil umaga pa daw siya huling pinakain ng ate niya. Kaya natataranta akong nagpakain ng takkochi o chicken barbecue, takkangjong o sweet and sour chicken, at odeng o fish cake. Strange as it may seem, pero soup yang pinagbabara ng odeng at matik na panulak yan pag umorder ka. Dapat mo ding isaoli ang barbecue stick dahil gagamitin pa nila ulit yan. Pero huhugasan at ibibilad naman muna syempre. Parang kadiri pero at least environment friendly. At for panghimagas ay ang isa sa favorite na dessert ko, ang Soleim Milkshake. Kung may Samsung Pay kayo sa phone ay very convenient din yan na pambayad sa most establishments. Thanks, Daddy! Para lang kami mga batang nakain ng ice candy sa kanto. First stop ay ang Hakdong Pebble Beach. Sabi ni Tracy.com, perhaps the most iconic beach daw sa Koje. Well, perhaps. Di ko pa din kasi mag-gets bakit favorite ito ng mga Koreans at talagang dinadayo pa ang probinsya namin para dito. Siguro kasi kakaiba siya dahil sa halip na sand ay covered ang beach ng pebbles. Usually napupuno ito ng tao pag peak ng summer, lalo na pag weekends. Dahil nga hindi naman kami kaputi ang tatlo, kailangan ng tatlong patong na sunscreen. Bakit nasingit yan si Derek Ramsey? Di ko na nakunan pero inabutan pa kami ng free taste na kastanyas ng Ajuma na ginawang dessert nitong mga gutom na kasama ko. Next stop! Ito talaga ilalabang ko to. Wow, may labanan. Ang Shinson de Cliff. Ang ganda nito, promise. Mga makukulay na bato na tila nakausli sa dagat. Napakasinik nitong lugar na to, lalo na pag pa-sunset na. Pero nung dumating kami dyan, ng alas 3 ng hapon at tirik na tirik ang araw, ayun, kanya-kanya kaming tago sa lilim. Ba't andyan si Jericho na mukhang busog na busog? Pak, ikaw na patid, sinasabi ko sa'yo. Isa pa to. Nakapo! Ayan na, mga humuhulas na. Kaya pa? Next stop ay ang Windy Hill. Ganda din dito, promise. Parang mini... Okay. Miniscule. Sige. Microscopic na Netherlands dahil nag-iisa lang ang windmill. Literal na Windy Hill dahil sa lakas ng hangin. Pero grabe, ang ganda ng tanawin dito. Mapapakanta ka ng... The hills are alive. Nais kong mabuhay. Kinilibutan kayo, no? Ako din. Iyon eh. Next stop ay ang most popular attraction sa Koje, ang Haegumgang, na pwedeng makita ng malapitan using tour boats or jet boat na sinakyan namin mula din sa Windy Hill.
ang majestic dito sa mismong spot na to at talagang nakakamangha. Sulit ang jet boat sa price na 22,000 won or 950 pesos per head. Kailangan ng early reservation para sure na may slot ka at di na maghintay. Ihanda mong katawan mo dahil ramdam mong parang binugbog ka kinabukasan dahil literal na titilapong kayo sa 10 minutong pagpapalipad ni Manong ng jet boat na parang nagmamadaling taxi driver magmaneho. At ang final stop ay ang parasailing na dun din sa Windy Hill manggagaling ang boat. At 60,000 won or 2,500 pesos per head. Ang sulit nito, promise. Akala ko nung una sisiw lang kasi may mga kasabay pa kaming bata. Pero medyo nikabahan ako nung makita ko kung gaano kanipis yung lubid. Sa manipis na lubid na yan, nakasalalay ang buhay namin. Eh di yan na nga. Tumataas na. Iba, may itlog na nag-back out. Labala! Ano na kaso? Putek! May lula, Pastor! Tignan mo yung lula! Patayin yung ilalim na lula! Patayin sa lula! Si Pinoy in Kimchi Land! Alam mo, yan naman yung paa mo! Teka, nakakalula po! Nakakalula pala! Nakakalula! Yung taas po, kakalula. I-edit out mo na lang. Please, itotot mo na lang, itotot mo na lang. Shit, nakakalula pag tumitingin sa ilalim. Taas po. Shit, nakakaano. Takot ka? Parang imbet ko, ayun. Nakaupo ka sa strap lang, na parang isang maling galaw mo lang, eh mapapakanta ka ng Under the sea, ayurugitas. Hirap kumita sa vlogging. Ganon. Tapos tingala, ganon. Tingala ka, ganon. Ganyan. Yan, hanggang ganyan ang mga ano, relaxation. Tama pa yun, relax mo ito. Isipin mo na, sa spa ka, inihilot ka. Teka, yung pet ko parang mahuhulog eh. Saya-saya na pag ganito ang kasama mo, yung mga nagmumura. Siya, ano lalo kanil? Ano? Ito po ang totoong Kimchi Land. Makikilala niyo sa vlog na ito. Ang totoong pagkataon niya. Oh, shit! Tingin sa taas! Pinapalayaan na kita! Oh, tingin sa baba! Woohoo! Yun ang nagdadala sa amin. Shit. Ang saya, oh. Nalula ka ba? Oo, grabe. Para lang tayo nagduduyan eh. Duyan ba yan? Taas-taas? Mataas sa duyan. Sa tagal ko sa Koje, ngayon po lang na-try itong dalawang to. Highly recommended to kung mabisita kayo sa akin. Parang inaantok. Wala pang ano dito. At kahit sa ang singit at iskinita talaga sa earth ay may Pinoy. Nagulat kami nang in-approach kami ni Kuya Buboy. Manugang niya yung may-ari ng parasailing boat. Saan ka naman nakakita? Dito pa may Pinoy din, o. Hong dungis na namin after a tomboots na at sawa na daw si Honolulu sa Korean food. Kaya sa pulled pork at barbecue ribs and chicken ko din nila ang magkapatid na hindi magkamukha. 84,000 won para sa lahat ng ito or nasa mga 3,600 pesoses. Oh, binanggit ko talaga yan para mahiya yung magkapatid at libre din ako pag dalo ko sa Kimhe. Sobrang dami ng in-order namin at binalak pa sana namin i-takeout pero simot siya wrap. Bagsak agad ako pag-uwi, di ko alam kung dahil sa beer or dahil sa tagtag ng katawan. Next stop,
Day Joan. Anyong ikit sa'yo!